So next, number 7. Si Gael. Ay, bilhin mo naman. Gael, yung... Mamayaman ako. May naman talaga ito. Dami nitong customer. Ano, right? Ano sa ganda ng pusa, ah? Yes! Mga utak nyo kulay verde, eh. Kaya nga, B, eh. Pwede naman naman B, yung picture niya dito, At ang amoy, sure, hindi basta-basta. Amoy mabango. Ano, tingin pala, alam mo, bango na agad. Kahit kayong dalawa yung alam niyo ba to, tsaka yan si Gael, habang nagtatrabaho ako, sinisingot-singot ba naman ako? Alam ko naman na mabango ako, pero, girl. Baby, hindi ka mabango, nalala ko sa inanay ko, kamo yung inanay. Excuse me. Oh, alam mo, ayaw kami po dalawa ni Gael. Ano, familiar kami sa mga amoy. Eh, ang bango-bango ng scent niya. Kaya ano, mabango po siya, inaamoy-amoy po namin ni Gael. Pertinan niyo naman tong friend namin si Gael. Di ba? Sino magsasabing mukhang mahirap yan? Sasampalin namin. Sasampalin kita ng... Hatot! Yes! Bawal yun! So yeah, 2 points na naman kay Gael for being mayaman. While si Mimi, ang nakuha niya ay dalawang mahirap. Oh my God, bili ka lang sa suklay. Kailang birthday mo, Mimi, rinigaluhan kita ng 12 ng suklay. Hanggang ngayon, nanggigigil ako sa'yo eh. Ay. Oh, tapos yung pag tinanggal mo, brush siya na suklay. Pagtanggal mo, may salamin sa'yo. Mga very high school, elementary days. Kaya yung yung plastic pero may glitters na yung naka-resin. So next tayo sa number 8. Huwag na tayo magpaligo-ligo pa. Dahil ito si Duard. Mukhang mayaman o mukhang mahirap? Sabi ni Duard. 2 points daw sa kung anong pipiliin natin sa kanya. Sino mo ka siyang mayaman dyan o naka-pen shop? Ay, hindi be. Mukhang mahirap sa akin. Hindi yan pen shop. Kaya yung tinakluban yan. Ben shop talaga na pala. Oh my God! Duard, hindi ko alam na ganyan ka pala. Social climber yan eh. Social so, mukhang mahirap. Pero hindi ah. Mukha siyang mayaman sa picture na yan. Oo, mukha siyang mayaman. Mukha siya fresh. Tapos dito, parang ang neat niyang tignan. Smell neat. Iba na lang. Red na lang. Huy, ayaw natin nun. Red na lang nga kasi. Ba't kasi nagpapa-spelling? Kasi sabi dito, magja-judge lang. Ayaw nga, sige. Nice. Hindi naman spelling dito. Nanggigigil ako sa'yo, kanina pa. Yan o, mukha siyang mayaman sa kanya. Sa akin, mukha siyang mahirap kasi bench shop talaga nakita ko. Hindi ko naman ako bench shop yan. Kasi hindi ko pala nakita yan, nakapitiyo ka niyan. Kailan ba yan? Nung time na nag-happy-happy kayo ni Lester, na hindi ako kasama, di ba? Ay, kasi yan din yung ayaw ko lang sabihin. Ay, next! Woo! Sabi niyo mo ba? Sa lahat po ng mga nanonood, mamatay kayo sa hindi niyo alam. Okay, go. Millie, mukhang mayaman o mukhang mahirap? Arday, si Millie, tingnan mo. Mukhang mayaman to, babe. Tingnan mo, parang alagang-alaga yung buhok. Bangs na bangs pa lang, parang rebranded. Rebranded kasi yun? Ano ba naman to? Kanina ko mali. Rebranded. Ano yan? Mukha siyang rebranded. Tingnan mo. Parang bin-resilient si Nelo. Tingnan mo yung bangs niya. Straight na straight. Tapos shining, shimmering yung buhok niya dyan. B, kumikinang-kinang. Parang nilagyan ng langis. Ay, anong langis yan? Virgin coconut oil. With tongkat ali. And ginkgo biloba tea.
Oh, ang ganda ng smile ni ate girl mo dyan. Ang ligis ng ngipin yung puti, oh. Oo. Walang harong tartar. Anong filter to? Charot! Pero B, bakit ang payan mo dito? Anong ginawa mo? Ilabas mo tong mini na to. Oo, ilabas mo ang dating mini. Bakit may dimples yung mini na to? Bakit yung ngayong mini parang wala naman? Diba? Ay, dapat daw sabi niya, mahaba yung exposure niya dito. Dapat daw 5 minutes. So sige, titigil natin yung mukha ni mini. Hintay sa camera to, mini. Mini, mukhang mayaman o mukhang mahirap. Pag-alam natin. Guys, si Mini mukhang mayaman. Kasi nga, maganda ang kanyang buhok. Subok na gina. Parang siya yung mga ano, yung mga teen celebrities dati ng mga kapanahonan natin. Oo. Parang sino ba to? Sila, mga Julina Magdangal, mga gano'n, mga gano'n. Kaya dara niya kasi ang tayo. Kaya natara niya sa number 10. Mini, sorry na, hindi talaga kayo ng 5 minutes. Napakahaba naman kasi, no? Kaya nga, B. Oo, oh, yung gusto mo, B. Parang pagka 5 minutes, yung sa'yo pa lang, isang part na. Parang, B, gagawa na lang kami ng content na puro tungkol sa'yo, ha? Oo, B. Okay na ba yan, B? Comment down below. Comment down below kung okay na yun sa'yo. Tapos i-comment mo na rin kung anong content yung gagawin namin tungkol sa'yo. Alright? Yes! Alright. Eh, paano? Ito, number 10, si Yan Yan. Mukhang mayaman o mukhang mahirap? Siyempre mukhang mayaman yun dahil yung listing yan, nakailang listing yan. Kasi hindi iPhone user, so parang mukhang mahirap. I hate iPhone. Dahil sa akin, i-rate ko siya dahil kasama ko siya. Mukha siyang mayaman at pa-plastic yan. Alright. Alam mo kasi hindi naman iPhone yung sukatan ng pagiging mayaman. Hindi pa magbayad mo sa isa dyan. Oh, bakit sa iba? Fully paid na. This is sa akin fully paid. Hindi. 2 years pa. My God. May iPhone 25 na po, hindi pa pabayad yung kanya. At least ako, wala ko utang. Oh, ang sakit naman nun. Parang very personality. Personality. Wala ka nun. So yan, mukhang gusto mayaman, 2 points. Gusto ko kayo yung mag-comment kung ano ako. Kung ano? So, paano ko si Hatut? Ano ka rin dyan? Ay, naku talaga, Hatut! Kasi siya talaga. No, yun talaga, alam mo yan, naanin ko talaga yung si Hatut! Gigil ako niyan eh, nasa araw pa. Lagi kasi mga extra, hindi naman ini-invite. Kung yung ginagamit mong mga dami accounts sa pang, isinusubscribe mo dito, naku, nakatulong ka pa, Bill. Oo, baka nakatulong pa yun, hindi yung kaya gawa-gawa ka ng mga dami account mo dyan, tapos message-message sa akin. Dahil, block agad kita. Finish him! Alam mo na yun kung sino ka. Nasa number 11. Si Chris, mukhang mayaman o mukhang mahirap? Sino ka dyan? Mukha siyang naghihirap. Mukha siya naghihirap. Magaling magpanggap. Binasa listing tayo niyan eh. Oo nga, nasa listing. May para alam mo, wala ka panligo dyan. Hanggang ngayon naman. Sabi na nga, kaya pala ba yung si Kelly ah? Ang bibig malapit sa ilong. Hindi ka ba si Liligo, girl? Uy, huwag ko naman sabihin sa vlog ko, hindi ko yan. I-edit ko yan. No. Saan ang rating mo sa kanya? So mukhang mahirap kasi hindi naman maligo. Hindi naman. Kaya magaling siya magpag-gap niya sa picture niya kasi mukha siyang mayaman dyan. Pero pag, siguro kung nakita mo yun sa personal, ay, hindi talaga. Kasi parang, uy, truly ba yun? Charis lang. Pero fair na sa atin. Yung pa-fousy. Yung pa-fousy niya kasi dyan tingnan mo. Oh, very very manly. Akala mo lalaki. Pero hindi naman.
Nakatut pala. Ano lang, pero tinama. Maputi kasi, makinis, akala mo alagang belong. Pero alagang safeguard lang yan. Parang wala pa ang safeguard eh. Time. Yung perla ba eh. Yung mabula sa poso. Tapos sa pala niligo pa niyan, tubig poso. Yeah. Yung panghugas po sa pet sa mukha na din. Okay na mo. Dapat ngayon yung gamitin natin. Mo yung mga pet na makinis. Mm-hmm. O di ba sabihin maganda pa panghugas na lang sa pet? Sa mukha yun di. O magpalit na kayo. Palit kayo. Dapat hugasan mo na yung pet na tas tsaka kayo maghugas na mukha. Excel number 12. Sus ka ba? Number 12 ay si Borge. Ano, mukhang mayaman o mukhang mahirap? Ang hirap na naman mag-design. Borge, lagi mo kami pinapahirapan. Ako nang gigigil na sa'yo. Parang gusto ko talaga. Bialisin na lang natin talaga si Borge. Mayaman. Pero by the way, kumukha mo si Andre. Dito yung anak mo. Ano? Teka lang. Para sa akin, ano siya dyan? Mukha siyang mahirap dyan. Kasi ano, hindi maganda yung lightning ng picture niya, madilim. Parang ano, nasa gilid-gilid lang pinitira. Parang nasa gilid-gilid lang siya, gano'n. Natamoy sa gilid-gilid. Yung galing benta ng Sampaguita, tapos na picture ba rin? Hindi mo, nakasando ka na ano lang, o, oh, diba? B, mas ayos ka rin naman. Ayos na ba decision mo sa buhay mo? Decision mo sa buhay mo, puro mali. Oh. Pero yeah, signature smile niya yan. Oo, kasi ginagaya niya lagi yung smile ng anak niya. Ayan yun. Sorry ka, mas pogi yung anak mo sa'yo. Mm-hmm. Ay, hindi ka naman. Si Andre lang talaga yung pogi. Kaya nga, ipokorrect sana kita eh. Baka saan yung pogi. Ayan, inunahan ko na, B, kasi alam ko naman lalabas yun sa'yo. Aha! Aha! Sounds good! So, Borge, at saka matampuhin niyan eh. Mukha na nga lang mayaman kasi tatampo na naman yan si Ako. Oo nga. Okay, sige, mayaman na lang din ako para din siya magtampo. Mayaman na lang yan kahit... B, what type B? Ako pa naman. Alam niyo yung pag-yosi, balik na ganito. Nagpasama siya sa akin, bibili ito sa mini-stop, bilibri daw ako ng ice cream. Be, yung nilibri mo sa akin, hindi ko talaga gusto, hindi po ako mahilig sa ice cream, ayoko ng ice cream kahit po nung bata ako. Bilibri daw ako ng ice cream, gito ganyan, sabi ko, hindi mo ko mauuto eh. Ayoko talagang ano, maglalakad. Sabi niya, sige kambal, ako na lang. Tapos makatungo siya naglalakad. Ako naman naawa ko, gusto ko samahan. Pero syempre, isipin ko po po yan, malilate ako, sekunda ako nag-punch eh. Ganyan po katampuhin si Borge, promise. Sobrang matampuhin niya si Borge. Borge, ano ba? Akala mo hindi ka lalakad. Bakla ka ba, Bo? Bro, mamin ka nga sa bro, walang bangla dito, pare. Kailangan bro, maging lalaki ka. Sabi na ba, kailangan ka sama sa amin eh. Sabi ko sa'yo, pag naging bakla ka na ako, hindi ka magiging timdan kasi walang bakla ka timdan. Yan, si Danilo. No, barang-barang yun, straight yun. Ba nga? Nalisa, may chinachat lang kasi ako. Ano ba yan? Ba't nag-withdraw ka na? Yung baby ko. Wala pala. So tara na, sa number 13. Si G! Ang ating Panginoon! So, natuloy ang Panginoon. Pero mukhang ano? Pampas lupa. Wala nga, be. Panginoon ng kahirapan to eh. Ano pa naman yan, Glade? Parang ano yan eh, oh. Yung ano, matambay sa ano, sa gilid-gilid ng school, tapos mga abang mga estudyante, para sabihin, oy, 20 piso. Oh. Alam mo yung mga binablog ng ano, yung mga tinutulong yung nililibre sa McDo, ito yun eh. Parang na-feature na nga siya dun eh. Isa siya sa mga pinakain sa ano, Jollibee. Kayo ba nga nananampalataya dito? Naku, mag-isip-isip po kayo ng sasambahin nyo. Magdadasal pa lang kayo sa kanya. Wala, mahirap na kayo. Hindi kayo mahirap agad. Ano ba naman? Oh, yeah. Kaya mali tayo nang sinasambay. Diyos na hampas lupa to eh. Naku, naku, G. Mas ayos ka ng ano ah. Kung ako sa iyo, Diyos ko, G. Hindi mo. Ay, alam ko na kung anong saan nanggaling tong picture na to. Saan? Nasa vlog yan. Kasi ito mo pinapakain sa KFC. KFC baka naman.
Pinahain ka dito na kay MC Glenn. Amin ka. Pustahan, pustahan, binigyan pa ng vlogger ng chinelas. Yan kasi walang chinelas. Ng chinelas. Bigyan ka pa ng cash niyan kasi ang dugyot mo na. Glenn, umamin ka. Sinong vlogger yung nagpakain sa niyan? Comment down below kung sino yung... Comment down below kung alam yung saang vlog lumabas to ha. At nakain siya ng KFC at binigyan ng chinelas ha. Kasi pasasalamatan ko talaga yun kung sino mong vlogger yun. Hmm, malaki po ang tinulong yun. Ah. Kung hindi niyo tinulungan ang Diyos ng kahirapan at wala. Ng mga dukha, hindi ho namin siya magiging katrabaho. Pero naghihirap pa rin siya. Ngayon, naghihirap pa rin. Ang bayat! Walang nakbala ng makain. Oo, ano, buhay ka pa? Alam mo yung pagkakato yung isang garso yung singlen, yung tipong pag humangin, sino mo tatangayin? Ganun siya kapaya. Tapos, ang lakas ka humipap. Yung pag humipap na gano'n, kala mo binuga na lahat eh. Meron pa palang ibubuga. So yeah, tara na next. Baka pa may magkasala tayo kung ano pa magkawin sa atin itong Panginoon na to. Number 14. Ay! Oy! Oy! Uy! Erdogan! Sabi! Danilo pa! Ano sabi mo? Alam niyo ba kumaiting? Nasitrabaho kami isang araw. Ang Chris, sumigaw dun sa ano, sa office, sabi niya, Danilo, mahal na mahal kita. Tapos nakataas ko yung kamay niyang gano'n. Wala, uy, boss mo yan, bakit may kumanaman? Umamin ka, Chris. Hindi, kasi ganito yun. Hindi, kaya lagi kayo magkasama. Umamin kayo, may relasyon ba kayong dalawa ni Danilo? Ha? Relasyon? Relasyon? Charita? Kape? Number 2 business relasyon. Umamin kayo. Terry. Huwag mo akong materi-terry. Hindi ako si Terry. Katunog pa ng pangalan ni Tooooo. Loko. Hindi, ganito kasi yun. Diba, in-FS kami, pina-floor support kami. Tapos, wala kami sa seat plan, tsaka sa mga scores. Kaya natutuwa ko nung by next week, nandun ulit kami sa team dan. Kaya ako napasigaw ng ganun. So, sobrang sayat galak lang yun. Naman. Pag ako nalipat ng team at sinabi na ako, conflict of interest, kayo may kasalanan nito. Tapos alam nyo ba? Feeling ko kasi talaga may relasyon sa TLDan. Kasi pag hindi namin nakasama si Teldan, sinasabihin ni si Teldan, ang cold-cold mo na. Baka mo mag-jowa. Tapos lagi sila magka-chat, magka-take. Pag hindi na si Dini-delete. Pag kala mo talaga jowa, ang dami niyang isa-chat kay Teldan. Sunod-sunod yun mga dahil, sunod-sunod mga ganyan-ganyan. Hindi lang masin nito ng mga ilang minuto. Si Akla, nag-delete message. Jowa ka ba? Grabe si Akla. Parang content ko to, parang vlog ko to, parang subscribers ko to, pero parang ako'y napapag-initan dito ah. Sinabi mo ako eh. So ano na ba? Mukha ba siya mayaman o mukhang mahirap? Mukhang mayaman yan dyan. Polo palang branded. Salamin branded. Buhok niya branded din. Pero may naalala ako sa picture niya na yun. Oo, ano? Naalala mo nung kasagsagan ng Yaya Dab? Ay, yung mga Rogelio. Rayo! Piling ko isa yun sa mga Rogelio ni ano eh. Sino ba yung ano doon? Yung Lola doon? Basta si Lola Dab. Basta yung Lola doon. Si Lola ni Dora. Si Lola ni Dora. Piling ko yung isa sa mga nawawalang Rogelio. Kaya pala hindi natuloy yung Aldab. Kaya oo, hindi natuloy na sundan. Tapos nakawala yung Rogelio. Si Danilo ang may kaisa. Sabi ko, ano ba? Si Danilo ang may kasalanan. Yan, kasi yan. Nag-awol siya eh. So alam niyo na po, ipinag-awol niya. Nag-awol siya, tapos lumiba siya sa company namin. Trot! Diba? Danilo, bumalik ka na doon. Kailangan mong masundan yun. So, mukha siyang mayaman dito. So, 2 points sa pagiging mayaman mo. Mayaman siya dyan, oh. Fresh!
Kala mo, puti, oh. Parang nag-lip tint pa yan. Pinkish. Pinkish lips yun? Moreno, pero pinkish. Anong gamit mo? Bakit pinkish yan? Pinagat mo? Ay, bakal yun! Ang bad-bad mo! Next! Dahil nakukulangan po kami sa mga taong binabash namin dito. Parang bitin pa ako. Gusto ko pang mang-okray pa.